guys, it's me, Bricks Tiguman, and welcome back sa aking YouTube channel. So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So tama yung nabasa nyo sa title ng video na ito, because isi-share ko sa inyo kung ano yung feeling or ano yung reaction ko or ano yung feeling ko nung nakita ko yung collaboration ng Jamil at Chikan Queen LC. So sobrang saya lang. So i-share ko talaga sa inyo kung ano yung naging feel ko or ano yung nafe-feel ko, kasi I am both fan of the two parties. So yan, so without further ado, let's start. So ayun nga guys, no, so i-share ko sa inyo kung ano yung naging reaction ko sa pagbabati ng Queen LC at ng Jamil. So ayan, so alam naman natin sa mga kadenators na makakapanood nito, or sa mga pamilya mandirigma na manonood nito, alam naman natin na nagbati na sila at nagkaroon sila ng collaboration. I'm so happy, kasi alam naman natin na nagkaroon sila ng issue dati or away dati, and talagang tumagal ata yun ng 2 days yung pag-aaway nila. Tapos yung mga fanbase ng dalawang YouTuber is talagang nag-aaway. Umabot ata yun ng 1 week yung pag-aaway ng mga fanbase na yun. Tapos yun ang, kung gusto nyo malaman yung detalye paano sila mag-ayos, pumunta kayo sa YouTube channel ni Queen LC at saka ni Kuya Jaysam at Camille, or also known as Jamil, kasi nag-upload sila kagabi ng videos nila and nag-trending yung video ni Kuya Lloyd about sa kanilang collaboration. Number 5 ata siya ngayon. So ayun, ang naging reaction ko lang is sobrang happy ko, dahil yun nga, kahit ano pang away dyan or kahit ilang away pa dyan, hinding-hindi yan masisira ang friendship nyo, lalo-lalo na kung magkaibigan kayo. And also, meron naman talagang paraan or kailangan naman talagang masisira pag-usapan para magkaayos, kasi sabi nga ni Kuya Jaysam na ang hirap gumalaw, lalong-lalo na kung meron kang kaaway, lalo na kapag makakasama mo daw sa mga event or sa mga ano man yan, kasi parang merong naihilang yung isa't isa kung sino ba yung papansin or parang ganun. So yun, and I'm so happy na nagkabati na sila, and I hope na more collaboration. So nakalimutan ko pala, so kailangan ko bumati sa mga kapwa ko dyan, pamilyang mandirig na love sa inyo. Hello po, hello sa mga, hello po kay Ate Jamil, hello po sa Jamil dyan, kay Kuya Jaysam at Ate Camille, and hello din sa mga kaderators, kapwa-kaderators nyo, kaya fan din ako. So fun guys, is I am fan of Jamil and kaderators, kaderators, Queen LC. I am a fan of Jamil and Queen LC, and so yon. And also so yon, and also parang kahit ano pa talagang away-away nyo, is meron talaga yung solusyon kung gusto nyo talagang magbati ng iyong kaaway, kasi ang hirap talaga magkaroon ng kaaway tapos ano pa talaga yung close friend mo. And alam naman natin na yung Jamil at si Queen LC is both talagang sikat na YouTuber and successful na YouTuber dito sa Philippines, kasi magpa 5 million subscribers na yung Jamil, tapos si Queen LC magpa 4 million sa kanyang main channel, at ano, magwa 1.3 million sa kanyang second channel, I don't know, correct me if I am wrong. So yun lang, and also gusto ko lang i-share sa inyo, kasi na kung meron mang mag-away, lalo na kung meron kayong sinusuportahan na YouTuber tapos may issue, huwag na natin palakihin, lalong-lalo na tayong mga fans. Kailangan na ibigay na lang natin sa
kanila yung isyo, kailangan na sila yung mag-ayos, sila yung maghanap ng paraan. Huwag na tayong makikipag-ayos sa mga ganun. Pero hindi naman talaga natin maiwasan na maging protective tayo o magiging overreacting or overreaction lang tayo. So hindi ko kayo mapipigilan, pero sana naman ilagay natin sa lugar kung paano tayo magtanong. Basta wala na talaga yung issue sa both parties talaga, so both YouTuber, no? So I am so happy kasi wala na talagang kailangan. And also I hope na more collaboration pa ng Jamil at saka ni Queen Elsie. Kung gusto nyo magkaroon sila ng collaboration, so ayan, mag-comment kayo sa mga videos nila, sa mga ganun. So yun nga, sabi nga ni Queen Elsie, gusto mo yon? Gusto ka yon? So ganon. Ganon, diba? So yun lang guys, and overall yung naging reaction ko is sobrang happy ako, na overwhelm ako, kasi despite sa mga away nila, despite sa mga issue nila, is talagang nasolusyon na nila. And yun nga, diba? Kakatapos lang ng YouTube FanFest 2019, and alam ko madami sa inyo ang nakapanood, and ako sobrang layo ko doon sa Maynila, and hindi ako makapanood ng YouTube FanFest, kaya nanood na lang ako ng live sa YouTube, and doon sila nag-ayos. So kung gusto nyong malaman kung paano sila nag-ayos, pumunta kayo sa YouTube channel ni Queen Elsie and ni Queen Elsie at ng Jamil. So nag-upload sila ng video doon sa kanilang YouTube channel, and i-check nyo na lang doon and panoorin nyo paano sila nagbati. So ang importante is talagang nagbati na talaga sila. Pamilyang Mandirigma at saka sa mga kaderators, ahu, gusto mo yun? Gusto ka yan! So yun lang ang ating video. Sana wala na talagang issue sa mga YouTubers, and let's just share good vibes and enjoy lang natin yung ating life, guys. Kasi yun lang din naman yung importante, is maging masaya and maging positive sa buhay. So thank you so much for watching. And so yun, kung gusto mo rin i-share ang iyong reaction, please comment down below. And yun, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. So i-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts, Briggs Tiguman sa Facebook at Briggs.Tiguman sa Instagram, at sa Twitter at @I'm_BriggsTiguman. So thank you so much for watching. No regrets, just love, sabi nga ng isang Bisayang vlogger na si Kuya Jomie Hospital. So this is Briggs Tiguman. Hope to see you on my next video. Saying annyeong! Annyeong, annyeong, annyeong. Bye!